Alright guys, magandang tanghali sa ating lahat, no? Sa ating mga kasamahan sa industriya. Sa barbering, saan ka man ang panig ng mundo? Kung ikaw may nasa ibang bansa, magandang araw sa inyong lahat. Kayo po ay isang bayani. Alright, so ang ating i-unbox ngayon guys ay isang, ano pong pangalan ito, wala siyang box eh, no? Wala siya yung cover na, ano, simple lang. Tinanggalan na yata ni sealer. So, pero naka-ano naman, eh? Naka-sealed naman siya. Talagang ganito lang siguro ang design niya. Okay, tanggalin mo natin yung plastic. Ayan, natanggalan natin guys, no? So, titingnan natin yung ating clipper, trimmer pala to. So, ano ba dito sa loob? Ayan guys, yung ating trimmer, no? So, ang brand nito guys ay Sorrow. Ayan guys, Sorrow. The Mask of Sorrow. Okay, so ito siya ngayon guys. Ayan. So, kung familiar kayo sa aking unboxing, yung unboxing ko na FX Barbers, no? Magkapareha lang sila guys. Ang alam ko nito, may nakita ko sa Shopee, walang pangalan dito eh. Possible sila na naglalagay nito. Si Sealer na siguro or sa... Dito guys, wala na tayong napansin na maluwag siya. Masikip na, hindi dun gaya sa nabili ko na medyo maluwag dito. Nagagalaw-galaw na. So, ayan guys, yung kanyang specs, no? Hair trimmer, ang battery niya, kita ba natin? 3.7 volts. So, 1,600 mAh. 5 volts, so Republic of China. So maganda siya guys. Ang kagandahan pa nito guys, oh, yun. Yung screw niya nakatago, no. Nasa ilalim. Hindi gaya sa iba nandito sa taas. Para sa akin maganda yun nandito sa ilalim kasi na ganun tayo eh. Di ba? Mapapasukan yun dito ng mga balahibo rito. Malabong mapasukan yun kasi na ganun ka. So another points din yan. So, ngayon, titingnan natin yung blade. Quality, oh. Tingnan natin yung blade, guys, no? Tigas niya tanggalin. So, ayan, guys. Yan yung kanyang model. Sorrow. So, ito, hindi ko alam kung Chinese character yan. Sorrow ang kanyang brand. Pero pagkaalam ko ito, same lang to. Magkaiba lang siguro ang sealer. Kaya paiba-iba sila ng brand. Kasi mayroon FX Barbers. Dito naman, Sorrow. Sorrow, pareha lang ang design, no? So dito, may tatak pa rin tayo na Sorrow. Pero hindi siya naka-emboss, guys. Naka-printed lang. So maganda yung kanyang build, guys. Oh, ayan, no? So, ang kagandahan nito, nabili ko lang siya ng 984. So, mura siya guys, kasi doon ka sa mid-show trainer nila. So, same quality naman, maganda naman din kanyang blade. Testing natin. Naka-zero naman guys. Naka-zero gap na. Malakas siya guys, mas malakas siya doon sa mid show. Yan yung kanyang kulay na. So maganda siya guys, magandang hawakan. Para sa akin mas maganda pa siya doon sa mid show ko na trimmer. Sobrang liit po, hindi ko gusto yung looks ni mid show, pero sa blade lang ako napahanga doon at saka ang tahimik. Pero marami siyang advantage guys. Mas mura pa siya kaysa mid-show. Ayan.
tingnan natin yung mga advantages niya dito, ano? So, ang kanya pa lang dito ay, wow, ang ganda pala, Type-C na din. So, kagandahan pa nito, meron na siyang bleed protector o yung naglalagay dito. Okay. So, dito tayo sa mga ABS niya. Kung anong mga meron. Yun. So, yan ang sinasabi ko guys na mas maganda pa ito kaysa mid-show. Bakit? Tingnan nyo to. Mayroon siyang charging stand. Kaysa mid-show, wala eh. So, another points na naman kay Soro. Sabihin na lang natin yung Soro. Kahit FX Barbers, pareha lang naman sila. Si FX Barbers guys, hindi pa nagpalabas nito. Clipper pa lang sila. So, nauna si Soro. Okay? Huwag ka lang magkamali sa pagbigkas ha. Baka masoro. Makati yun. Soro. The Mass of Soro. Okay, so, yan. Meron tayong oil. Ayan. Ito yung oil, guys. So, wala tayong power adapter, no? So, Type-C. Charging cable lang. So, meron din siyang mga ganito. Hindi ko nang ito. Tinatapang ko lang ito, guys. So, dito napansin ko, guys, sa kanyang charging stand. Maganda. Maganda to kaysa naka-type C lang dito. So, ipaliwanag ko guys bakit maganda to. Kasi, tingnan nyo, may pin lang siya. Yan ang sinasabi ko, naka-pin lang. Tapos, pag ipatong natin to guys, type C yan. Hindi niya ginagamit ang type C. Dito, naglagay siya ng ganito. Dalawang parang pin din. Para doon tumama sa may pin. Ayan o. Para dito tatama. So, titingnan natin kung maganda ba. Ayun. Ayun guys, maganda nga siya guys. Kasi, tingnan mo, bunutin ko siya. Hindi mo na kailangan hawakan yung charging base. Diba? Kisa doon sa mga type C na type C talaga nilagay nila dito. Pag isaksak mo to, ang tigas nun. Tapos, pag bunutin mo, hindi mo siya mabunot ng ganun lang. Hawakan mo pa to kasi masikip yung kanyang type C. Dapat ganito ang design nila. Dapat ganito sana. Okay? So, yun ang masasabi ko guys, no? Sa aking unboxing ngayon. So, maganda, maganda. Kung ako papiliin guys, huwag na kayong mag-nicho. Dito na kayo. Ang daming previous, oh. Ang layo ng difference is mid-show. Sa purma, sa looks, mas maganda pa ang looks nito kaysa mid-show. Okay, yung trainer nila ha. Okay. So, yun lang mga kaibigan, mga kabarbers sa ating unboxing ngayon. Sana may nakuha kayong napulot kayong idea ano ba talaga kunin yung mga clickers. So, for me guys, ako, actual ko nakita ngayon, iku-compare natin si Mitchio, ang layo ng difference niya guys. Sa lakas ng motor, mas malakas din ang motor nito kaysa Mitchio. Okay, maraming salamat sa panonood. Peace out.